Okay, so hintayin-hintayin lang natin yung iba. And then, once again, pwede kayong mag-add dito ng inyong mga friends, network marketers na alam nyo na matutulungan itong ating live session. So, make sure na network marketer kasi hindi pwedeng hindi. Dahil kapag ka hindi network marketer, eh magagalit sila sa inyo. Pagka, tawag dito, kapag inad nyo sila dito sa group. Kasi itong group na ito ay pang network marketer lang. And by the way, since medyo iba yung ating ano, medyo iba yung ating setup ngayong ano na to, ngayong gabi, eh pagpasensyahan nyo na yung mga nagkakaraokeng mga aso dito sa amin. Timing yung mga yan eh. Kapag magla-live ako, tsaka yan nagkakaraokeng mga aso. So pagpasensyahan nyo na kung rinig na rinig nyo. Okay. So yun, once again, pwede nyo silang i-add dito, mga network marketers, and mention nyo sila dito sa ating live. Bago nyo sila i-mention, make sure na naka-add na sila dito sa group. Kasi kapag minention nyo sila, tapos wala pa naman sila dito sa group, eh, wala din. Sayang. Sayang yung effort nyo. Kasi hindi rin naman nila mapapanood itong live. So, kailangan nandito sila sa loob. Alright. Okay, so mag-start tayo siguro mga 8:05. Since wala tayong introduction, I'm sure parang wala naman ako nakikitang bago dito. Meron ba ditong first time? Comment kayo dyan kung meron ditong first time umattend dito sa ating live session. So, for the past few weeks, no, mga 3 weeks na yata or 2 weeks, hindi na siya masyadong Q&A, no. hindi na siya masyadong Q&A. Kaya live session yung sinasabi ko, pero pwede pa rin naman magtanong. No? So since I'm sure, parang wala naman ako nakikitang mga bago dito. So ay alam niyo na kung ano yung drill natin, no? Alam niyo na yung mga rules, alam niyo yung mga pwede at hindi pwede. No, isa lang naman yung rule natin eh. Huwag lang kayong magme-mention diyan sa comment section ng kahit na anong pangalan ng company. Yun lang naman. Parang ano, respeto natin sa isa't isa kasi lahat tayong mga nandito sa Ethical Nation ay mga network marketers at hindi lahat na nandito ay pare-parehas ng kumpanyang kinabibilangan. So parang respeto natin yung sa isa't isa para maging common ground natin, no? Maging common ground natin itong Ethical Nation. Yun ang purpose nito para sa mga network marketers na gusto na maging successful sa ethical na paraan. Okay? So yun. Yun lang naman yung rule. Yun lang naman yung bawal. Mag-mention ng any network marketing company. So, meron tayong naka-dedicate na topic tonight, actually. Actually, hindi naman to dedicated pala sa Ethical Nation. Pero, marami kasi akong ano eh. Since ako ay isang content creator din, alam nyo naman, marami akong mga videos na ginagawa and mga training na ginagawa. May mga piniprepare din kasi ako ng mga topics na alam ko na makakatulong din sa inyo. So, habang naghihintay pa tayo ng... By the way, pwede na pala kayong magtanong dyan ng questions nyo. And pipili ako ng tanong na as much as possible, hindi technical. Kasi pagdating sa mga technical skills na question, like paano mag-invite, pinakang common sa lahat, eh panoorin nyo na lang yung YouTube videos ko. Kasi mas kumpleto doon kumpara dito. Mas kumpletong masasagot doon. Yung mga paano mag-invite, paano sumagot ng objection, paano mag-close ng deal, paano mag-follow up. Yung mga technical na yan, nandun sa YouTube ko, madami yan. And mas kumpleto pa yung sagot doon compared dito sa live. Kasi ito ay for 1 hour lang. So, it's already 8:06 p.m. So, since bago yung setup natin, medyo malulubos natin itong ating, ano? Medyo malulubos natin itong ating Q&A session. Itong ating live session kasi walang intro eh. Mahaba yung intro, di ba? Introduction. Nasa 10 minutes pa yun. So, ito wala. Pwede na kayo magsimula na mag-question. At habang wala pa kayong question, eh, mag-shoutout na muna ako. Okay, shoutout kay Mylen, pinakang una nag-comment. No? Si Mylen, na-memorize ko na, nakilala ko na si Mylen kasi palaging, ano, almost every time, siya yung palaging pinakauna nagko-comment dito sa live. Parang inaabangan talaga. Okay, si Naminia, Charlene, Ronnie, Lorelai, Josephine, Miguel, sino pa? Jmar. Si Jmar, si Gerald, si Mary Ann, si Eileen, si Claystone, si Coach RJ.
Dairin, Aaron, Michael, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon kung nasan pa naman kayo ng mundo nanonood tonight. So, I hope tonight kumain na kayo, and kung hindi, kung sakaling hindi pa kayo kumakain, pwede naman kayong kumain na habang nanonood nitong ating training. Okay. Ayan. Alright, so with that being said, no, mag-start na tayo kasi meron akong nakita dito na magandang topic eh. Nahanap ko lang kung nasaan na. I'm sure makakatulong ito sa inyo. Ayun, nakita ko na. Okay, so yun. Ang topic natin for tonight. Ay, ang topic natin for tonight is ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal? Hindi, joke lang. Joke lang, hindi. Nawala na naman. Wala na, wala nga. Wait lang ha. So habang hindi ko pa nahahanap, no? Pwede naman kayo magtanong-tanong diyan. Para after nito masagutan ko yung mga question niyo. Ano yun? Okay, so yun. Habang wala pang mga questions so far, ano? Ako na muna yung magtatanong sa inyo. Sino dito sa inyo yung naka-experience na ng tinatawag na rock bottom? Alam niyo ba yun? Kung ano yung rock bottom? Sino sa inyo yung naka-experience na yung tinatawag na rock bottom? So, para sa mga hindi nakakalam kung anong ibig sabihin ng rock bottom, ibig sabihin ay na-experience mo na yung pinakang mahirap na parte ng buhay mo. So far. Okay, so far. Kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari in the future. Pero na-experience mo na yung lubog na lubog ka na, feeling mo sobrang down na down ka na, hindi mo alam kung paano ka makakaalis sa sitwasyon na yan. Hindi mo alam na nawawalan ka, dumadating ka sa point na nawawalan ka na ng pag-asa. Yung as in down ka na, feeling mo lubog na lubog ka na. Yung ibig sabihin ng ano, ng rock bottom. So sino sa inyo yung naka-experience na ng ganun? Lalo-lalo na yung, alam mo yun, yung sitwasyon na hindi mo pa nasusolusyonan yung ibang mga problema mo, dagdag pa ng dagdag ng panibago. Hindi ka pa nga tapos sa mga lumang problem, ay may bagong dumadagdag ng bagong dumadagdag. Sino sa inyo yung naka-experience na ng ganun? Sige nga, comment kayo dyan. Baka sakaling meron. Si Coach RJ. Alam ko yun eh. Sino pa? Kami lang. Si Charlene, si Josephine. Kami lang apat. Kaming apat lang. Okay. So, bakit ko yun naitanong? Kasi kung hindi mo pa na-experience yung ganun, malayo ka pa sa success. Okay? Malayo ka pa. So, yun. Medyo malayo-layo ka pa bago maging successful. Meron talagang point dadating sa buhay natin na dadaanan natin yan. Kaya, dun sa mga hindi pa nakaka-experience ng ganun, hindi ko to sinasabi para matakot ka. Sinasabi ko to para maging prepared ka. Kasi, dadaanan yan eh. Parang ano lang yan? Kumbaga, parang bagyo. Parang bagyo, pagka sinabi na mayroong bagyo, wala kang magagawa. Dadaan at dadaan yan. Yeah? Kahit anong positive thinking mo, no, minsan nga, madalas nga kahit anong dasal mo, hindi, dadaan pa rin. I'm sure naka-experience naman na tayo ng ganun, lahat tayo. Kahit anong dasal mo, kahit na 24 hours kang nagdadasal, dadaan pa rin yung bagyo. Dumaan pa rin yung bagyo. Parang ganun siya. Kasi may reason yun eh. May reason. Ano madalas yung reason ang reason ng bagyo bakit dumadaan? Sa totoo lang, madalas yung bagyo pa yung naglilinis ng mga dumi natin eh. Kung mapapansin nyo, sila yung bagyo yung naglilinis ng mga dumi-dumi natin. Or binabalik sa atin yung mga dumi natin na kinakalit natin sa nature. 'Di ba? Napansin nyo ganun? Ganun yung bagyo. So, parang ano siya, parang bagyo. Kahit anong reason mo, that is a kahit anong think positive mo. Kasi that is a part of nature.
And that is also pagdating sa ating success. Hindi ko lang alam, hindi natin alam, hindi natin malalaman kung ano-anong klaseng mga challenges yung ma-experience. Kaya kung mapapansin nyo, sinasabi ko challenges, hindi problema. Ang sinasabi ko is challenges. Kasi ang role ng challenges is malampasan mo siya. Kasi kung hindi mo malalampasan yung challenges, hindi ka magle-level up. At kung hindi ka magle-level up, hindi ka gagaling. At kung hindi ka gagaling, paano ka magiging successful? Yun yung reason kung bakit ko sinabi na kung hindi ka pa nakaka-experience ng rock bottom, medyo malayo-layo ka pa sa success. Dadaan at dadaan ka dyan. At maraming mga tao, pag napagdaanan na nila yun, yun yung nagpapasuko sa kanila. Kaya hindi talaga sila nagiging successful. Akala nila may problema sa kumpanya, akala nila may problema sa grupo nila, may problema sa business, sa product, lahat sinisisi nila. Lahat ng bagay na pwede nilang sisihin, sinisisi nila. Pero hindi naman yun ang problema. Ang pinaka-problema ay ikaw. Ang pinaka-problema ay yung sarili. Kasi kahit saan ka magpuntang mga business dyan or industry, dadaan at dadaan ka pa rin dun. That is part ng, ano, ng journey sa success. Kumbaga, kung ikaw ay from Manila, no? Kung ikaw ay from Manila, tapos gusto makapunta ng Bicol, dadaan at dadaan ka dito sa Quezon. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Even nga mag-eroplano ka eh. Dadaanan pa rin ng eroplano yung Quezon. So parang ganun siya. That's the same with journey sa success. Kahit anong iwas mo, kahit anong ilag mo, dadaan at dadaanan mo yung mga challenges na yun. Kasi ang purpose ng mga challenges na yun is para pagalingin ka. Hindi para pahirapan ka. So kung mapapansin nyo, oh, ito may mga nagsabi, oh, dumaan sa rock bottom. Si Ruel, Gerald, si Dexter, si Jaymar. Okay? At saka hindi natin alam kung ilang rock bottom din. Kasi para sa akin, yung iba kasi hindi ko na kinoconsider na rock bottom eh. Na na-experience ko. Rock bottom. Para sa akin, parang hindi na. Siguro dalawang beses lang ako dumaan doon. Sa 7 years ko sa industry na ito. Pa 8 years na ako ngayong taon. This coming November, pa 8 years na ako. Pero napansin ko, parang dalawang beses lang ako dumaan sa ganun. Sa rock bottom. Yung parang yung pakiramdam mo na parang wala ng pag-asa. Dalawang beses nangyari sa akin. I think that was 2016 and 2018, kung di ako nagkakamali. 2016 and 2017. Magkasunuran taon lang. Okay, yun yung nangyari sa akin. Bagsak na bagsak talaga. Sobrang bagsak. Yung unang bagsak, 2016, as in lugmok. Hindi lang zero, negative pa. Then after nun, medyo nakaangat-angat ako. Pagdating ng mga, I think, kailan nga ba nangyari yun? I think mga September, October ng 2017, bagsak ulit. Bagsak ulit. Kaya, huwag kayo magtataka kung bakit ganito ako. No? Kung bakit ganito yung thinking ko. Pero ni minsan, doon sa naging rock bottom na na-experience ko na yon, eh, hindi ko naisipan sumuko. Bakit? Nangihinayang ako. Ang way of thinking ko kasi ay, pag ako sumuko, tas dinaanan ko yung rock bottom na yon, tas sumuko ako, walang kwenta. Walang kwenta lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng mga pinagsasabi ko, lahat ng mga pinangako ko sa sarili ko, pinangako ko sa ibang tao, walang kwenta lahat. So, sinayang ko lang yung ilang taon. Kasi nag-start ako 2013. Isipin mo, 2017. So, almost 4 years na yan. Pagka nagtumigil ako ng dahil lang dun, sa rock bottom na yon, tinapon ko yung 4 years. Walang kwenta. Diba? Parang sinabi ko na rin sa nasa taas, parang sinabi ko sa Diyos na hindi ko deserve maging successful. Parang ganun. Kaya hindi ko naisipan yon. Ang palagi kong iniisip, paano ko ito malalampasan? Paano ko ito malalampasan? And then, after that, hindi na ulit ako naka-experience ng rock bottom so far. So, sana, wag naman na ulit. Pero alam nyo, pag nalampasan mo kasi mga ganong rock bottom, tapos tumalino ka, kinuha mo yung lesson, nagkaroon ka ng experience, nagkaroon ka ng wisdom, no? Yung wisdom na nakuha mo sa pamamagitan ng rock bottom na na-experience mo, yung mga challenges sa sobrang hirap, yung experience at wisdom na nakuha mo doon, yun yung makakatulong sa'yo para ma-prevent at hindi na yun maulit. Kasi kapag naulit yun, ibig sabihin na hindi ka natutunan. No, hindi na, yung mga susunod, challenges na lang. Hindi na siya rock bottom talagang babagsak. Usually ganun, hindi na talaga. Pero pag nag-rock bottom ka ulit, ibig sabihin, meron kang hindi natutunan. Mula dun sa nakalipas na rock bottom, meron kang hindi natutunan. Or, piniprepare ka para sa mas mataas na level. Okay. So yan yung napansin ko pagdating sa journey ng success. Kasi,
katulad nung ano, naalala ko, nung pumesto ako dito sa, ano, nandito kasi ako sa sala namin ngayon. No? Nandito ako sa sala namin ngayon and tag dito, naalala ko, ewan ko, nung nagpupwesto ako dito, tapos na ito yung laptop ko. Dito yung laptop ko. Dito ko binabasa yung mga comment nyo. Eh, bigla kong naalala yung, nung nagsisimula ako way back, 2016, nung nasa sala lang rin ako nung luma naming bahay, yung bahay nung nanay ko, sa kabila. Tapos, nandun lang ako sa sofa, na lumang-lumang sofa, na pinakita ko ni picture na yun eh. Yung dati kong, yung dating itsura nung ano, yung, ewan ko kung nakita nyo, comment kayo dyan kung nakita nyo na yun. Yung picture na, yung laptop ko nasa ano, nasa lamesang pang kinder. Lamesa kasi yun nung bunso kong kapatid, nung kinder pa siya. Kasi kasyang-kasya yung laptop ko dun eh. Saktong-saktong yung laptop ko dun eh. Liit. Tapos, may mga upuan sa paligid ko kasi yun yung mga upuan na yun. Yung pinapatungan ko ng tubig ko, yun yung pinapatungan ko ng libro ko. Di ba? Yung ilan kong libro nung nagsisimula ako. Ano na yun? Pinost ko na yun. Alam ko, pinost ko na yun. Ilang beses ko nang pinakita yun eh. So, bigla ko naalala yun nung umupo ako dito sa sofa na ito. Pero, inisip ko, grabe, 5 years lang yung nakalipas. Ang bilis. Para sa akin, ang bilis. No, pag nandun ka sa moment ng challenges, pag nandun ka sa, ano, sa time na sobrang nahirapan, kapag nandiyan ka sa moment na yun, feeling mo sobrang tagal. Pero once na malampasan mo na yun, tapos may ma-achieve ka ng magandang result, especially kapag naging successful ka na, kung isipin mo ulit, babalikan mo, parang ang bilis. Kasi nung naalala ko yun, sabi ko, grabe, 5 years na kagad yun. 2016 yun eh. 2021 na ngayon, 5 years na kagad. Naalala ko bigla yung mga time na yon. And the meaning ko, nung mga time na yun, mas masipag ako nun. Mas todo kayod ako nun. No? Mas matindi yung ano, hard work ko nun. Kasi, parang ano yan eh, parang sa pag-akyat yan, parang sa pag-akyat pataas. Yung pag-akyat pataas, sobrang dali eh. Sino sa inyo, especially, sa mga OFW, alam niyo na to, sa mga nakasakay na sa aeroplano, yung pinakang effort na binubuhos ng aeroplano is yung pag-lift off, yung pag-angat niya. So, ang tagal niyan. Hindi ko alam yung exact number. Comment niyo na lang dyan kung alam niyo yung exact number. Kung gano'ng kataas yung altitude bago siya mag-stay sa taas. Pero, ang tagal din. Siguro mga, huling sakay ko, tagal na eh, 2018. Siguro mga 15 minutes, 20 minutes siyang ano, na pataas lang ng pataas. Pero pagdating niya dun sa tuktok, yung tamang altitude nila, alam ng mga piloto yan, eh, nag-stay na lang siya dun. And usually, naka-auto flight na lang siya. Naka-autopilot, I mean. Ina-autopilot na lang nung, ano, nung piloto. So parang ganun din eh, pagdating sa success. Yung unang pag-angat, yun yung pinakamahirap na part. Yun yung pinakong kukonsumo ng energy mo. Yun yung pinaka mag-i-struggle ka talaga. Pero once na nakadating ka na dun sa tuktok, paisisi na lang. Madali na lang. Pero hindi ibig sabihin nun, eh, mag-ano ka? Tawag dito, magiging complacent ka. Or kakampante ka na hindi ka na mag-grow, na hindi ka na, hindi ka na mag-aaral, hindi ka na mag-a-achieve ng mas mataas na goal. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, magsisimula yung pagbagsak mo. Yan din yung isa sa mga malaking lesson na natutunan ko. Bago ako maging successful sa negosyo ko, eh, yan din yung isa sa malaking bagay na natutunan ko about sa complacency. Kapag kumampante ka, dun ka magsisimulang bumagsak. So, kaya ako shinare sa inyo yung naalala ko bigla yung ano, yung challenge na yun. Ay, yung, ano, I mean, yung 2016, 5 years ago, nung umupo ako dito sa sopa namin. Kasi, ano yun, ngayon nga lang ako tumambay ng matagal dito eh. Dati hindi ako natambay, palagi ako nandun sa taas. Kung nasaan yung studio. Kung nasaan yung studio ko. Diba? Kung saan ako regular na nag-live. Nandun ako palagi. And medyo na iba. Masarap din sa pakiramdam. Medyo na iba dito yung, ano, yung aura. Tsaka medyo presko din naman. Kahit pa paano. No? Tapos naalala ko yung bigla. Tapos sinabi ko ngayon kay Grace. Eh, sabi ko, grabe, 5 years na kagad yung nakalipas. Diba? Ang sarap na lang alalahanin. Ang sarap na lang balikan. Kung dati, umiiyak ako kasi sobrang hirap. Kasi rock bottom, ang daming problema na hindi ko alam kung paano ko lalampasan. Ngayon, naiiyak ako kasi sobrang saya ko. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, buti na lang tama yung mga desisyon na ginawa ko. Ang simple, hindi naman ano, hindi ko naman hinulaan yung mga tamang desisyon na yun eh. Napakasimple lang naman eh.
nung desisyon na ginawa, ano yung desisyon na ginawa ko? Hindi ako sumuko. Komplikado ba yun? Diba? Ano pa yung desisyon na ginawa ko? Lampasan ko yung challenges na yun. Yun. No? Kasi alam ko naman yung future na naghihintay sa akin pag tinuloy-tuloy ko eh. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa ibang mga videos ko, hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka pa rin natatalo. Pagka tumigil ka na, tsaka ka lang talo. No? Hindi naman kasi to tulad ng sports na like kalimbawa basketball na hanggang fourth quarter lang. Diba? Hindi naman to ganun eh. This is a lifelong journey. Yung journey ng papunta ng success. Lifelong journey to eh. Meron ka lang talaga, may mga milestone ka na mahihit. So, halimbawa, success level 1, success level 2, success level 3. Madami yan. No, hanggat hindi ka tumitigil, walang katapusan yan. Kasi, para sa akin, hindi naman ano eh, yung pera na makukuha mo, that is only a bonus. Bonus na kasama ng success. Pero para sa akin, ang totoo talagang success is yung growth mo eh. Yung pagiging much better person mo kumpara last year, kumpara last week, last month, yesterday. Diba? Yung pagiging much better na pagkatao mo. O, tapos bonus doon yung success. Kasi sabi nga, kung gusto mo na ano, kung gusto mo na bayaran ka ng malaki, kailangan mataas yung value mo. At para mapataas mo yung value mo, no, kailangan mo ng mga necessary skills, kailangan magaling ka, and at the same time, kailangan meron kang wisdom. Ang wisdom, hindi mo yan makukuha sa mga libro. No, hindi mo yan makukuha sa libro, hindi mo yan makukuha sa kakapanood ng ganitong klaseng training, hindi rin. Ang wisdom, makukuha mo yan sa experience. Kapag ginawa mo na kung ano yung natutunan mo. Yun ang wisdom. Kumpara sa knowledge, na ang knowledge is something na natutunan mo na hindi mo pa ginagawa. Knowledge. So, itong mga binibigay ko sa inyo, mga sinishare ko sa inyo, is knowledge to para sa inyo. Pero hindi pa to wisdom hanggat hindi mo siya ina-apply, hindi siya magiging wisdom. Kasi kung totoo na paramihan lang ng nalalaman, bakit ang daming tao, ang daming alam, wala naman nagiging resulta? Ang daming tao matatalino, hindi naman umaasenso. Minsan sila pa yung mahihirap. Sila pa minsan yung miserable ang buhay. No, pag sinabi kong mahirap, hindi lang yan ibig ko sabihin, eh walang pera, hindi yun. Mindset. May poor mindset. Pero ang tatalino. So, hindi naman to isang negosyo natin, hindi naman to patalinuhan eh. O, hindi naman patalinuhan. Paramihan niya ng, sabi nga, hindi naman, knowledge is not power. Knowledge is just potential power. Pero kung hindi mo siya gagamitin, hindi mo i-apply, wala rin kwenta. Kasi dumating ako sa ganyang point. Nung nagsisimula ako, dami kong alam, dami kong binabasa na libro, pero iinan lang dun yung in-apply ko. Kaya nagtataka ko, bakit ganun? Ang dami ko namang alam, wala pa rin ako nagiging resulta. Kasi ang konti nang ina-apply ko, mas madami akong nalalaman kesa sa ginagawa. Diba? And mas maraming challenges ka na na-experience sa buhay, mas maraming challenges ang nilalampasan mo, eh mas maraming ano, mas marami kang nagigain na experience, doon ka nagkakaroon ng wisdom. Diba? Nagiging wiser ka na tao. Kung hindi ko pinagdaanan lahat ng challenges na pinagdaanan ko for the past 7 years, wala akong masasabing ganito sa inyo. No, wala akong may i-share sa inyo na knowledge. Kasi anong alam ko? Wala naman akong nilampasan. No? And ang principle ko pagdating sa teaching, hindi ko sa inyo i-share yung isang bagay na hindi ko na-experience, hindi ko ginawa o hindi ko ginagawa. Nung narinig ko lang sa iba, grabe, magandang bagsakan to, tapos i-share ko sa inyo. Ayoko nang ganun. Feeling ko kasi hipokrito ako pag ganun eh. Alam ko lang pero hindi ko naman ginawa. Pag mayroon na ako natututunan na bago, sinusubukan ko muna. And kung ano man yung maging result, pangit man o maganda, tsaka ako i-share. Kasi ginawa ko eh. Kaya kapag ako nag-share sa inyo ng mga ganitong klase ng training, ng mga kwento, ng mga experiences ko, eh, with conviction talaga. Kasi alam ko kung ano yung sinasabi ko dahil dinaanan ko talaga siya. Pinagdaanan ko talaga. Kaya confident ako sa mga pinagsasabi ko. Hindi ibig sabihin tama lahat ng sinasabi ko, pero ang sinasabi ko kasi is more on experience ko eh. Kung ano yung mga pinagdaanan ko before, kung ano yung mga nalampasan ko. Mostly, yung sinishare ko, hanggang ngayon naman, may mga challenges pa rin ako na-experience. Pero hindi ko muna sinishare. Bakit? Kasi, nilalampasan ko muna. No? Nilalampasan ko muna. Kailangan malampasan ko muna yan, katulad nga ng sinasabi ko. Pag nalaman ko na kung ano yung solusyon doon, nalampasan ko na, tsaka ako sishare.
Di ba? Marami bang natututunan so far? Ayos ba? Comment kayo dyan kung marami natututunan so far. Ulitin ko, by the way ha, before nyo i-mention, kung mag-mention kayo, make sure na network marketers sila dito sa ating group. And before nyo sila i-mention, make sure na i-add nyo muna sila sa group. Kasi kung hindi nyo sila i-add, hindi rin nila to mapapanood. Sayang. Alright. Naririnig niyo yung aso? Kanina pa ang ingay. Rinig niyo ba? Ang ingay ng aso, no? Okay, so yan. Buti naman. Okay, buti naman. Alright. So yun, sa journey niyo sa success, ang pinaka, sa totoo, ito ha, isa pa. Pag nakaka-experience kayo ng mga challenges, no, ang pinakang pinapractice sa inyo yung emotion niyo. Kasi tayo mga tao is emotional tayo, di ba? Even ako. No, even ako. Ang pinagkaiba lang ng bawat isa sa atin ay meron akong tinatawag na tawag dito mild, average at saka tawag dito strong. Parang kape lang 'yan, no. Ibig sabihin is may mga tao na wala namang taong walang emosyon eh, kasi kung wala kang emosyon, no, wala, hindi mo ramdam yung buhay. Parang lang robot nun kung ganun. Lahat ng tao mayroong emosyon. Pero may mga tao na hindi masyadong emotional or hindi nila ina-express talaga yung emotions nila. No, hindi mahilig madrama, hindi madaling umiyak. No, isa na ako doon. So, yun yung tinatawag ko na ano lang, mild. Average is yung mga normal na tao, typical na tao. And yung strong is yung mga talagang emotional. Konting pitikin mo lang, iiyak na. Usually ano yung mga balat sibuyas, no, nung nagsimula akong mag TikTok, grabe ang dami kong nakikita doon, balat sibuyas. Walang ano eh, walang pinipiling edad kasi nakikita ko matanda, bata, teenager, diba? Lolo na, lola na, balat sibuyas pa din. May mga ganun talaga na tao eh. So sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay hinahanapan nila kung saan sila ma-offend yung mga yung mga ganong klase ng tao. Kahit wala naman nakaka-offend doon sa sinabi, hahanapan at hahanapan nila yan. Alam mo yun, parang naghahanap sila, nanonood sila ng video, tapos hahanapin nila, saan kaya ako dito pwede ma-offend? Para lang may comment ako. Isa sa mga na-realize ko din eh, no, sa kaka-TikTok. So, yun yung ano, yun yung pinapractice sa atin. Pinapractice sa atin is kung ganon tayo, pinapractice tayo na gumaling sa pag-handle ng emosyon natin. Kasi madalas, ang ginagawa natin, lalo-lalo na kung ikaw ay, madalas ang ginagawa mo ay nagde-decision ka base sa emosyon. Halimbawa, nagpo-prospecting ka, nireject ka, isang beses, dalawang beses, tatlong beses, nagdrama ka na. Ah, mamaya na lang ulit, bukas na lang ulit. Yung mga ganon. So, ibig sabihin, yun yung isa sa, ano, yun yung problema na, yun ang problema sa'yo na inaayos. Kaya hindi ka binibigyan ng magandang result. Na hindi ka nagkakaroon ng resulta kasi yun yung inaayos na problem sa'yo na hindi mo pa rin nalalampasan. Okay? So yun yung ano, yun yung pinakang ano, pinakang challenge na ano, pina-practice sa atin kung paano natin i-handle yung ating emotion. Every time na meron tayong challenges na na-experience, whatever challenge 'yan, alam mo, mga pinakang common, rejection, pagkakamali, dinadown ng ibang tao, dinadown ng pamilya. Very common. Wala nang bago dyan. Kung na-experience mo yan, hindi ka nag-iisa. No, mapanandito ka man sa industriya natin ng network marketing o wala, ma-experience mo pa rin naman yan eh. May mga taong maingit sa'yo, may mga taong hilahin ka pababa, may mga taong hindi magandang sasabihin sa'yo. Kahit anong, kahit saan ka pumunta, meron kang ma-experience na ganyan. Hanggat may nakakasalamuha kang tao, meron kang ma-experience na ganyan. Gusto mo mawala ng experience na ganun, magbundok ka. Mag-isa ka dun. Dun. Wala ka na may experience na ganun. Okay? So, hanggat meron ka man nakakasalamuhang tao, mapasaan yung industriya ka man na andun, meron ka pa rin may experience na ganun. So, hindi na siya bago. So, yun yung mga pinakang common na mga challenges na ibinibigay sa atin, tapos pinapractice tayo, pinapractice yung
emosyon natin, kung paano natin siya i-handle. Madalas yung mga tao nagiging emosyonal. Kapag naging emosyonal ka, tapos nag-decide ka, gumawa ka ng desisyon base sa emosyon mo, siguradong magkakamali ka. Siguradong mali na kaagad yun. Palpak na kaagad. Anong ginagawa ng mga tao kapag nakaka-experience sa mga challenges? Halimbawa, sunod-sunod na rejection, sunod-sunod na mga pagkakamali, sunod-sunod na tawag dito, mga tao nagsasabi sa iyo na hindi para sa iyo yan. Anong typical na ginagawa ng tao? Comment nyo nga dyan. Baka nagawa mo na rin. Diba? Kasi at some areas of my life, ginawa ko rin naman eh. For example, sa paglalaro. Naalala ko, meron akong nalaro na ano, isang laro na hindi ko alam. Kasi ako kasi, pag naglalaro ako, ang gusto kong laro is mga single player games lang talaga. Hindi naman ako mahilig sa mga competitive gaming. Ang competitive gaming lang na nilalaro ko is yung ayun, Counter-Strike, ganyan. Tsaka, ano, tawag dito? Dota. Pero, hindi ako talaga mahilig sa mga competitive gaming. Mahilig ako sa mga single player na laro. Yung ako lang mag-isang naglalaro. Meron akong isang nalaro na game na hindi ko alam na sobrang hirap pala. No, wala siyang option na easy, medium, hard. Walang ganun. Talagang hard lang. So, hindi ko siya tinapos. Diba? Hindi ko na tinapos. Kasi ang hirap eh. No, hindi ko naman nakita ng ano, na hindi ko nakita na worth it. Hindi ako mahilig sa mga ganong klase ng laro. So ano yung typical na ginagawa ng mga tao kapag nakaka-experience ng challenges? Especially yung mga binanggit ko. Sunod-sunod na rejection, sunod-sunod na pagkakamali. Diba? Sunod-sunod na panghihila ng mga tao pababa, sunod-sunod na pang-negative ng ibang tao. Anong ginagawa ng tao? Anong ginagawa ng typical na network marketer, especially mga baguhan? Sabi ni Ronin, drama. O, isa na yan. Ano pa? Comment kayo dyan sa mga kayang mag-interact. Comment kayo dyan para masaya. Para hindi ko maramdaman na mag-isa lang ako dito nagsasalita. Actually, binigay ko na yung clue eh. Diba, yung kinikwento ko sa games, sinabi ko na dun eh. Ayun, sabi ni Ronnie, Rosalie, sumusuko, quit. Sabi ni Bardian, nagko-quit. Yun na nga. Nagko-quit na lang. Eh, ang dami pa man. Kaya hindi mo pwedeng ano eh. Kaya ako pag sinasabihan ako ng members ko na tawag dito, na hindi siya susuko, hindi siya magkukwit, nako, huwag na huwag niyong sasabihin yung ganun. Kasi madalas kung sino yung sasabi ng ganun, sila yung unang-unang nagkukwit. Ang dami nang nagsabi sa akin yan. No, pag sinasabihan ako ng member ko na ganun, I will never quit. Nasa isip ko, bye-bye. Sigurado ako nito mga bukas, sa makalawa, o next week, wala ka na dito. Parang sumpa yun eh. Diba, parang sumpayan. Yung mga nagsasabi ng ganun. Na-experience na rin yung ganun. Na meron kayong downline na nagsabi ng ganun sa inyo, upline, I will never quit. Tapos bukas, wala na. No? Parang sumpayan eh. Na actually, merong ano doon. Merong explanation doon. Ano yun eh? Merong tinatawag neuro-linguistic programming. Tawag dito. Hindi naman kasi naiintindihan ng utak yung never. Hindi naman naiintindihan ng subconscious mind natin yung never. So kapag sinabi mong I will never quit, tinatanggal yung subconscious mind nung subconscious mind mo yung never. So ano natitirang words? I will quit. Di ba? Kaya ano, ako din madalas kapag ako nag-share na motivate sa ibang tao, hindi ko sinasabi yung ganun na do not give up, never give up. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko, tuloy-tuloy ka lang. So medyo advanced na yun, yung ano na yun. Pero tip ko na yon sa inyo ha. Tanggalin nyo na yung salita na yan. Yung quit, give up. Huwag nyo nang babanggitin yan. Huwag nyo nang sasabihin yan. Huwag nyo nang ipopose yan or whatever. Instead, palitan mo ng tuloy-tuloy lang. Magtutuloy-tuloy lang ako. Instead na sabihin mo na I will never give up, I will never quit. Sabihin mo na lang, magtutuloy-tuloy lang ako. Hanggang maging successful ako, magtutuloy-tuloy lang ako. Mas powerful yun. Kesa dun sa I will never quit na yan. So yun ang ginagawa ng tao. Kaya yun ang ano, ito ha, binibigyan ko na kayo ng ano ha, ng tip ha.
Ito, very powerful na ito. Kapag naintindihan nyo to, sigurado na yung success mo. Pag naintindihan mo to. Okay? Itong mga pinagsasabi ko sa inyo. Kasi pinibigyan ko na kayo ng overview ng pagdadaanan mo na journey. Diba? Kumbaga, parang ano, halimbawa, may pupunta kang isang, parang ganito yung nangyayari. Meron kang sasakyan, may pupunta kang isang lugar na never mo pang napupuntahan. Ako yung GPS. Sinasabi ko na sa'yo kung saan ka dadaan. Sinasabi ko na sa'yo yung mga safe at yung mga delikadong daan. So malamang dumaan ka sa safe. No, 'di ba? Sinasabi ko na. Binibigyan ko na kayo ng overview. Kung ano yung mga challenges na hindi mga challenges. Kung ano yung pagdadaanan mo. Hindi ko naman kasi malalaman kung anong mga challenges specifically yung ma-experience mo. Maliban na lang dun sa mga common, yung mga binanggit ko kanina, rejection, common. Sa sobrang common niya para siyang ano, para siyang paghinga. Kini-question mo ba yung sarili mo? Bakit kaya ako humihinga? Hindi mo naman tatanungin yung sarili mo ng ganun eh. Parang ganun siya, sobrang common. Kaya ano, pero yung iba may mga challenges ka na ma-experience na talagang unique na para sa iyo lang. Pero pag nalampasan mo 'yon, that's another step papunta ng success. Okay? So binibigyan ko na kayo ng overview sa magiging journey mo. Okay? Sa magiging journey mo para at least maging prepared ka. Maging prepared ka. Ano yung mga mararanasan mo? Huh? Talagang challenging. Kasi success ang pinag-uusapan natin eh. Kung madali lang maging successful, sana lahat maging successful na. Sinadya talaga ng universe na hindi madali. Sinadya talaga ng universe na sobrang challenging. Sa totoo lang, mas mahirap maging successful kaysa sa magtrabaho, maging empleyado ka na lang. Mas mahirap maging negosyante, maging successful sa negosyo, mas mahirap. Na mas madaling maging trabaho na lang, maging empleyado na lang. At least yun, may kinsenas at 30. Eh ito, hindi eh. Sa pagninegosyo, eh kailangan makabenta ka eh. Wala kang benta, wala kang income. Wala kang mabuild na organization, wala kang passive income. Na mas mahirap. Kaya ko konti lang yung nagiging successful. Kasi maraming tao, mas gustong gawin kung ano yung madali. Okay? Nagigets nyo? Nagigets nyo? Mas madali. Ano ba yung mas madali? O, tatanungin ko kayo, ano yung mas madali? Lampasan yung mga challenges o mag-quit? Ano mas madali? Lampasan yung mga challenges o mag-quit na lang? Sige nga, comment nyo dyan. Ano yung mas madali? Lampasan yung mga challenges na na-experience mo, yung mga failures, yung mga pagkakamali, yung mga rejection, or mag-quit na lang? Ano yung mas madali? Ang tamang sagot ay mas madaling mag-quit. Okay. Kasi kung mas madaling lampasan yung mga challenges, sana lahat ng tao naging successful. Kasi lahat tayo dumaan sa challenges eh. Di ba? Lahat tayo dumaan sa challenges. Bakit di naging successful yung karamihan? Bakit halos lahat sila hindi naman naging successful? Kasi nag-quit. Ang dali-dali lang mag-quit. Ang dali lang sabihin na, ay, hindi yan para sa akin. Ang dali lang sabihin nun. Di ba? Walang lusot eh. Diba? Kung halimbawa ako yung upline mo, sasabihin mo sa akin, ah, hindi kasi to para sa akin eh. Wala akong pwedeng sabihin sa'yo eh. Sabihin ko sa'yo, tama ka. Ha? Tama ka. Yung nasasabihin ko sa'yo, ang dali-dali lang sabihin nun. Hindi to para sa akin, malas ako sa ganyan. Para lang yan dun sa mga swerte. Yan yung mga pinakang, ano eh, pinakang golden, tawag dito? Golden excuses ng mga loser. Yan yung pinakang matinding panglaban nila ng mga loser. Is yung hindi yan para sa akin. Malas ako eh. Para sa kanila lang yan eh. Ang daling sabihin nun. No? Ang daling sabihin nun kaysa magbanat ng buto, magpakasipag, tatagan yung sarili, diba? Magpakatatag, lampasan yung challenges, mag-aral, diba? Tawag dito, practicing yung emosyon,
mas madaling sabihin na hindi yan para sa akin. Kasi ito yung palagi ko sinasabi eh, nung nagsimula ako sa network marketing way back 2013, sa aming magtutropa, lima kaming sumali. Okay, doon sa pinakang unang company na nasalihan namin, lima kami. And guess what? Ako yung pinakang huli. Ako yung pinakang downline. Kasi, kung di ako nagkakamali, 13 kaming magtotropa nung mga time na yon. Out of 13, lima lang yung sumali sa networking. And out of 5, ako yung pinakang huli. Ako yung pinakang downline. And guess what again? Sinong natira? Sa aming lima, ako mag-isa yung natira. Nasaan ako ngayon? Nasaan sila ngayon? See? No, hindi ko 'to sinasabi para i-down sila or whatever, no? Pero mas pinili kasi nung apat na 'yon na sabihin na hindi yan para sa akin eh. Malas ako sa mga ganyan eh. 'Yun ang pinili nila eh. Nung time na dumaan kami sa matinding challenges, nakita ko din yung challenges nila eh. Nakita ko din talaga yung hirap nila eh. And ako rin mismo dumaan rin eh. Talagang sobrang hirap. Doon sila nagsabi na ayoko na, hindi yan para sa akin eh. Nasaan sila ngayon? Yung dalawa na lang yung may balita ako eh. Nagtatrabaho. Yung dalawa. Yung tatlo. Yung other two pala, hindi ko alam kung nasa nang lupalop. Wala na akong balita. Diba? Oh, sino may kasalanan nun? Tadhana? Ganon? Tinadhana ako? Ako yung swerte? O ako yung hindi loser? Ako yung hindi gumamit ng excuse ng mga loser na hindi yan para sa akin eh. Yun ang pinili nilang sabihin, ang pinili kong sabihin para sa akin to. Oh, anong pinagkaiba sa amin? Swerte? Kaya napakalaking kalokohan nun eh. Yung swerte, kalokohan. Napakalaking kalokohan. Nakakainsulto yun. Okay? Nakakainsulto yun. Kapag sasabihin sa akin na sinerte ako. Swerte? Ibig sabihin, swerte yung mga sakripisyo ko? Swerte yung tiniis ko na paulit-ulit akong sinasabihan ng magulang ko na itigil mo na yan. Para sa kanila lang yan. Para sa mga nauna lang yan. Magtrabaho ka na lang paulit-ulit for how many years? 6 years. Swerte yon, na tiniis ko yon. Swerte yung mga sinakripisyo ko na bitawan muna. Like mga tropa ko, yung gimmick namin, yung gala namin, yung paglalaro ko ng PC games, yung panonood ko ng anime. Na kung saan dun lang nga lang ako nag-i-enjoy, sinakripisyo ko pa. Swerte yon. Swerte, nagkataon lang na ginawa ko yon. Diba? Swerte yung almost, hindi almost, every single day na pag-aaral ko, na pagbabasa ko ng mga libro, pakikinig ko sa mga mentors, na pag-apply ko ng mga natututunan ko, pag-execute ko ng mga plano at paulit-ulit na pagkaamali ko, paulit-ulit akong nare-reject, swerte yon. Yun ba yung swerte? Na dumating ako sa point na nung kinuha na ni Lord yung second father ko, umiyak lang ako maghapon sa loob ng isang araw, tapos kinabukasan humataw na ulit ako, swerte yon? Ganun ba yung swerte? Diba? Ganun ba yon? Sinete lang ako? Oh. Yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ikaw ang pumipili ng ano mo eh, ng ikaw gumagawa ng tadhana mo. May kasabihan nga, destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited. It is a thing to be achieved. Ang tadhana, ikaw gumagawa niyan. Kapag ipinapang, ano ang tawag dito? Anong magandang, anong term nun? Parang inaasa mo na lang yung buhay mo sa tadhana. Yun ang reason kung bakit hindi ka umaasenso. Yun ang reason ba't wala ka nararating sa buhay. Hindi mo inaako yung responsibilidad eh. Kasi mas madali nga naman eh. Bahala na si Batman. Bahala ng tadhana sa akin kung swertihin ako. Ang swerte, kaya hindi ako naniniwala sa swerte, hindi dahil hindi siya totoo. Pinili ko lang talaga na hindi siya paniwalaan.
Kasi maraming tao naman naniniwala sa swerte. Eh, sa totoo lang, ang ano, kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang totoo eh. Kung naniniwala ka sa swerte, edi totoo yun sa'yo. Kung hindi ka naniniwala sa swerte, edi hindi yung totoo sa'yo. Hindi ako naniniwala sa swerte, so hindi yung totoo sa akin. Baka sa'yo, totoo. Pero hindi ibig sabihin tama ka at mali ako at tama ako o mali ka. Ang katotohanan natin, ang realidad natin, nakabase yan sa kung anong pinaniniwalaan natin. Choice natin yon. Okay? Uulitin ko, choice natin yon. Hindi ko sinasabi dito na ako yung tama, wala talagang swerte sa mundo kasi maraming facts na pwedeng sabihin na totoo talagang swerte. Pinili ko lang talagang hindi maniwala. Bakit? Kasi ayaw kong iasa doon yung pag-asenso ko. Bakit ayaw kong iasa doon? Sino sa inyo yung mga kilala nyo na inaasa yung pag-asenso sa swerte? Asensado na ba sila? Sigurado ako hindi. At nang, yung dahil sa hindi ako naniniwala sa swerte, yun ang nakatulong sa akin para umasenso. Kung ikaw naniniwala ka sa swerte at umaasenso ka, edi tama yung pinaniniwalaan mo. Pero kung nakaasa yung buhay mo sa swerte, tapos tingnan mo yung buhay mo ngayon, kung miserable buhay mo, oh, ibig sabihin mali yung pinaniniwalaan mo. Ganun lang naman yun eh. Kaya para sa akin, hindi ko kayo kukumbinsihin na paliwalaan nyo kung ano yung pinaniniwalaan ko. May iba't iba tayong mga paniniwala sa buhay. No, may iba't iba tayong mga paniniwala sa buhay. So, hindi ko kayo kukumbinsihin na maniwala kayo sa paniniwala ko. Kasi kung katulad nung sinasabi ko, kung ikaw ay successful na nang dahil sa paniniwala mo, patuloy mo lang paniwalaan yan. Kahit na magkaiba tayo ng paniniwala. Hindi naman kasi, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na ako lang yung tama eh. Ngayon, hindi ako katulad ng mga upline na helmet shield ka. Sino sa inyo nakakaalam nun? Nung term na yon. Ginagamit pa ba yon? Ginagamit pa ba yon? No? Old school yan eh. Helmet shield ka ni upline. Na hindi ka, tawag dito, hindi ka pwedeng makinig sa iba. Ako lang tama. Yes, upline lang. Yes, upline rule. Ako yung successful eh. So sa akin ka lang maniwala. No? Meron pa ba, meron ba sa inyo nakakaalam pa nun? Di ba? Si Coach RJ daw relate. So yun. Hindi ko na kayo gaganunin. Hindi porket may na-achieve ako na success, eh tama na lahat ng sinasabi ko. Hindi ko kayo tinuturuan kung ano yung dapat nyong isipin. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Kasi may utak ka, gamitin mo yan. Hindi ko utak yan. Magkaiba tayo ng utak. So kung sa tingin nyo tama yung sinasabi ko, edi pwede mong subukan. Kung sa tingin mo mali yung sinasabi ko, edi huwag mong gawin. Simple lang. Wala naman akong pakialam eh. Kaya ako to sinasabi is because ito yung nag-work sa akin. Ito yung sa tingin ko ay makakatulong sa inyo. Hindi ko alam kung talaga bang makakatulong sa inyo, pero yun sa tingin ko kasi yung nakatulong sa akin at nakatulong sa mga members ko, sa mga leaders ko na mga kumikita na ng malaki. Diba? So, kaya ganito yung mga sinasabi ko sa inyo. Alright? So yun, so far, marami ba natututunan? Meron na lang tayong 10 minutes. Ang bilis, no? Isang oras na kagad. Imaginin mo, no? Kayong mga nandito nanonood, 39, 41 na nanonood. Imaginin mo, kung itong ganitong kwentuhan natin, magkakasama tayo, no? Imaginin mo na walang COVID. Magkakasama tayo. Imaginin mo na nakabilog tayo, halimbawa. Yan yung typical sa mga offline. Yan yung typical sa offline eh. Kung sakaling hindi nyo alam. Sa mga onliner na dito, yung mga nakasali na online. Imaginin mo na ganun, no? Namimiss ko rin yung mga ganung kwentuhan eh. Every now and then, nakakasama ko yung mga leaders ko, nagkukwentuhan kami ng ganun. Imaginin mo. Diba? Tayo magkakasama tayo, tapos nagkukwentuhan tayo ng ganito. And usually, kasi pag ako nagkukwento ng mga ganito, ang kasama ko lang talaga eh, mga piling mga leaders lang talaga. Kung hindi mga piling mga leaders, mga mentors ko. Yung kasama ko pagka nagkakwentuhan ng mga ganito. Sarap, no? Ayun, tama si Aaron. Centering. Centering ang tawag doon, parang ganun. Oh, centering. Babaran. Isa pang terminology. Sarap nun. Magkakaroon nga kami ng ganun ulit eh, sa June. Next month na pala.
Okay? So yun. So recap, ano yung mga pinag-usapan natin? Yung tungkol sa tawag dito sa mga challenges na pagdadaanan mo, rock bottom, ganyan. Normal na dadaanan mo talaga yun. Kung ulitin ko, kung gusto mo pumunta ng Bicol, tapos na taga Manila ka, dadaan ka talaga sa Quezon. Wala kang choice. Kahit mag-eroplano ka, yung eroplano mo dadaan pa rin sa Quezon. No? Kung magbabarko ka, edi parang mas napalayo ka pa nun. Bakit ka magbabarko? parang layo na nung may daan ba? Hindi ko alam eh. Kung may barko mula Manila hanggang ano? Bicol? Alam ko, dadaan ka pa rin ng Quezon eh. Hindi ko sure. Pero hindi pa naman kasi ako nakakasakay ng barko papuntang muna Manila hanggang Bicol. So yun. Hindi ko rin alam kung merong ganun. Diba? So, yun, dadaan at dadaan ka talaga. Wala kang choice. Sa ayaw mo't sa gusto, dadaan at dadaan ka. Kahit gano'n ka pa katalino, dadaan at dadaan ka. Kasi yun yung pinakamagiging test mo. Sa atin, madalas, it's either ina-overestimate natin yung sarili natin or ina-underestimate. Sa case ko, personally, madalas kong ino-overestimate yung sarili ko. Sa case ng typical na tao, ina-underestimate nyo yung mga sarili nyo. No, ang liit ng tingin nyo sa sarili nyo, ako baliktad eh. Kasi ma-pride nyo akong tao eh. Ang taas ng tingin ko sa sarili ko. No, madalang yung na-estimate natin ng tama yung sarili natin. Madalang mangyari yan. Tapos, pag tayo ay pinadaanan ng challenges, doon natin malalaman kung ano ba talaga. Okay, doon natin malalaman kung gano'n ba talaga tayo katatag. Sabi nga, ang tatag ng isang crew ng barko ay hindi natetest kapag kalmado ang dagat. Ang tatag ng isang crew ng barko ay natetest, nasusubok kapag may bagyo. Okay, kapag ka maalon, doon sila nasusubok kung gano'n sila katatag. Kapag okay yung buhay mo, okay lang, wala namang mga problema, di ba? Madaling mag-think positive eh. Madaling pumawer-power eh. Madaling ma-motivate. Pagka okay naman, wala ka naman na experience na mahirap. Dali-dali, madaling mag-think positive. Pero paano kung nandiyan na yung mga problema, nagsusunod-sunod na? Nagtiting positive ka pa rin ba? Nagvi-visualize ka pa rin ba? Inaalala mo pa rin ba yung reason why mo? Doon kayo titest. Kaya ako, nasanay ako na huwag mo sasabihin sa akin yung mga plano mo, yung mga goals mo sa buhay, yung mga gagawin mo. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yan. Patunayan mo na lang. Hindi ako naniniwala sa salita. Even nasa sarili ko eh. Kaya kung mapapansin nyo, ako, napakadalang kong mag-post ng something na halimbawa may gusto akong makuha. Napakadalang kong mag-post ng ganun. Okay, dati kasi, pag nakuha ko na, tsaka ko siya pinupost. Kasi yun yung patunay na gusto ko talaga eh. Kasi nakuha ko na eh. Yeah, but ngayon, hindi na. Wala na akong pakialam. Ang importante naman kasi sa akin, hindi na ano eh. Importante naman sa akin, halimbawa, pag may mga nabibili akong, ang dami kong binibili kung ano-ano. Kasi mahilig ako sa mga gadget. Ang dami nga, hindi ko nagagamit. Itong laptop na to, ngayon ko lang nababad tong laptop na to. Tagal-tagal na, mahal-mahal ng laptop na to. Ngayon ko lang nababad ng gamit maghapon. Kasi ngayon lang ako pumuesto ulit dito eh. Dito sa sala namin. Ikukwento ko sa inyo in the future. So medyo papalipas muna tayo kung bakit ako napunta dito. Okay? So, doon ka matitest. Doon malalaman kung ano ba talaga yung totoo. Ang dali-dali lang naman sabihin na ano eh, magiging successful ako. Dali-daling sabihin yan. Pag pinadaanan ka na ng bagyo, tingnan lang natin kung masasabi mo pa rin yan. I hope na masabi mo pa rin. Sana masabi mo pa rin. Yung kahit umiiyak ka na dahil sa sobrang hirap, yung kahit umiiyak ka na, sinasabi mo pa rin, sana magiging successful pa rin ako. Doon ako maniniwala sa iyo. Doon lang ako maniniwala sa iyo. Kasi dumaan din ako doon eh. No? Naalala ko tuloy. Na kahit sobrang hirap na kahit umiiyak na ako ng mga time na yun, hindi. Yung pa rin na sinasabi ko, asenso pa din ako. Parang yung sinasabi, malalampasan ko rin to. Kasi totoo naman eh. Usually, ang bagyo, gaano ba katagal nag-i-stay sa isang lugar? Wala pang isang araw, di ba? Dadaan lang siya.
Dadaan na lang niya yung mga lugar. Pero may, meron na ba kayo nabalitaan na bagyo na nag-stay 7 days sa isang lugar? Patik na bagyo yun. Grabe naman, no? May alam ba kayong ganong bagyo? Isang linggo na sa isang lugar lang? Wala naman, di ba? Dumadaan lang talaga siya. That's the same with our challenges. Dadaan lang siya. Dadaan at dadaan lang siya. Kailangan mo siyang malampasan. Hindi porket na wala na, ibig sabihin, nalampasan mo na. Hindi. Kailangan nakuha mo yung lesson. Kailangan nakuha mo yung lesson. Para pag dumating ulit yung bagyo na yan, hindi na bagyo para sa'yo. Ambon na lang. Kasi, alam mo na eh. Acne ka na eh. Di ba? So, I hope marami kayong natutunan dito sa ating training for tonight. It's already 9 p.m. Kung marami kayong natutunan, make sure apply nyo agad yung mga natutunan nyo. And for additional resources, no, para sa mga hindi part ng team ko, meron akong mga additional resources na nilagay dyan sa taas. Kung ikaw ay nanonood dito sa Facebook, may mga additional link sa taas. Okay, additional link sa taas, mga free training resources and even yung mga paid courses na ginawa ko, paid training products na ginawa ko, nandyan. Kung ikaw nanonood sa YouTube, nasa ilalim, nasa description, yung mga links. So, I hope marami kayo natutunan. Make sure apply nyo kagad yung mga natutunan nyo. Kita-kits tayo next Friday, same time, 8 p.m. Philippines time, dito sa ating Ethical Nation Group. So, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.